Ang mensahe ko para sa mga single mothers ay God bless you, kasi talagang grabe ho ang pinili mo ang pagmamahal sa iyong anak. Kahit alam mo nang haharapin ay mahirap. Kaya mapalad ka dahil pinili mo ang buhay, pinili mo ang pagmamahal sa anak. At yon ay kailanmang hindi mawawala sa mata ng Diyos. Ang sakripisyo ng ginawa mula sa day one upang tanggapin ang anak mong ito at palakihin mo mag-isa. Tandaan mo, if you are a single mother, you are never alone. The Lord is there with you at hindi kailanman pababayaan ng Panginoon. And He will put extra effort dahil alam niya na kailangan mo ng extra na tulong. Mararamdaman mo yan habang lumalaki ang iyong anak, kung paano kang pinagpala ng Diyos. So never give up. The Lord will be there for you. Sa mga estudyante na nagsisikap mag-aral at mahirap dahil sa kahirapan, mahirap dahil minsan walang tumutulong, yung sikap mo ay nakikita din ng Panginoon. Yung sikap mo, yung hangat at yung laki ng mga pangarap mo, yon ay magiging motivasyon, lakas, bukal ng kung saan ka kuha ng lakas sa harap ng mga kahinaan. Huwag hihinaan ng loob. Siyempre, kapag ikaw ay estudyante na nahihirapan dahil sa financial, for example, kailangan super extra ang effort mo. More than estudyante na kinaya ng magulang, suportahan siya. At yung extra na ginagawa mo will pay fruits. Hindi mawawala yun. Yung extra effort will make you extra na attentive, will make you extra na masipag, will make you extra na willing to go the extra mile. Kapag nagtapos ka na, you have a advantage kumpara sa mga ibang kaklase mo. Dahil sa effort na yan, paglabas mo ng kolehiyo, mayroon kang edge na advantage yan. And mas madaling i-hire, mas madaling bigyan ng trabaho. And so, don't take it as a malas. Ito ay pakakat to develop ang iyong character, to develop ang iyong sarili. And you will see, blessings will come abundantly. Sa mga nawala ang trabaho at marami ngayong panahon ng pandemya ay nawala ng trabaho, huwag po kayong sumuko dahil babalik ang normal na buhay, dadami ang trabaho at hanap buhay. But you have to stand up. Kailangan tumindig at kailangan lumaban para maghanap muli, para magsimula muli, para maging malikhain, para kumita, para sa pamilya. Isa sa pinakamahirap kapag ikaw'y nawala ng trabaho is nawawalan self-esteem, nawawalan tiwala sa sarili, at nawawalan ng gana maghanap dahil nabigo na ng maraming beses. So I'm praying for you na titindig ka, hahanap ka ng paraan, maging malikhain ng matiskarte. Makikita mo, darating at darating ang biyaya ng marangal, maayos na hanap buhay para sa iyo at para sa iyong pamilya. Sa mga naka-COVID, mga kapwa ko na naranasan na naka-COVID at talagang pinadapa tayo ng sakit na yan. Na hospital man o na-isolate sa bahay. Salamat tayo sa biyaya ng buhay. Ngayong pagkabuhay ng Panginoon, magpasalamat tayo na tayo din ay lumabas mula sa libingan ng COVID. Alam ninyo yung pakiramdam, yung takot, yung pangamba, at yung kahinaan, physical, emotional, spiritual, na dala ng sakit ng COVID. Yung mga kapwa ko nakasakit ng COVID, alam po natin kung gaano kahirap tumindig muli. At ngayong makabuhay, tumindig po tayo sa lakas ng Panginoon. Salamat sa lahat ng tumulong sa atin, mga nurses, mga doctors, mga neighbors, mga kabarangay, mga tao na nagpakita ng malasakit. But stand up with faith, with hope, na kaya po natin muling mabuhay ng maayos. Yun po yung wish ko sa mga naka-COVID na tulad ko. Sa mga nakaranas na walang kaibigan,
always remember, you do have one friend, at least one friend, that is always unconditionally there for you, ang ating Panginoon. Palakasin mo yung relationship sa Kanya, true relationship, kilalanin mo, basahin mo ang Kanyang buhay sa banal na kasulatan. Kausapin mo sa isang panalangin na nagbubukal sa puso. Sundan mo siya, Kanyang mga yapak, Kanyang mga utos, alituntuning, halimbawa, puwara, Kanyang plano para sa buhay mo, Kanyang misyon, iyong bokasyon. And if you are faithful to that friend that is always faithful for you, dadami din ang ibang kaibigan. Kasi kung kaya mong iwan ang lahat para sundan ang Panginoon, He will repay you in many friends and mga people na magiging close to you. Ang pinakasusi sa isang emotional na successful life ay yung katapatan sa kaibigan natin si Jesus. He gives us a lot of friends and a lot of meaningful relationships kapag tayo ay tapat sa Kanya. And finally, sa mga walang love life, sa mga nakahanap better half, nakahanap ng tao na para sa Kanya, remember na mayroon. And try to be, you be the better half. Yan muna ang focus mo. You try to be a great person, you have to be a good person, you try to be a happy person, you have to be madasalin, try to be matulungin. And when you are ready, the other part will come. When you are ready, the other person will show up in your life sa paraan na hindi natin alam. And ang plano ng Diyos ay laging may iskatuparan. You always find ways para ang Kanyang plano ay magiging totoo at ganap. Kaya siguraduhin mo na you are the better half. Na ikaw din ay nire-ready mong iyong sarili para sa tao na nire-ready ni Lord para sa iyo. So be healthy physically, be healthy emotionally, be healthy spiritually, be resourceful, be happy, be proactive. And when you are all that, lilitaw ang tao na inihanda ng Panginoon para sa iyo. And it's always worthy the wait. Hintay. Kasi for us, waiting is preparing. Waiting is never a waste of time. So waiting is getting ready. Waiting is preparing. Waiting is knowing na may maghahanap. You are getting ready for that. Sa loob ng 22 taon bilang pare, maraming beses na itanong kung nasaan ang Diyos. Lalo-lalo sa mga panahon, makakataon na matindi ang pagsubok na tumarating sa aking buhay o sa buhay ng ibang tao. Naalala ko nung batang-batang pare at gumuho ang basura sa payatas at marami ang namatay. Nung ako'y na heart attack in 2002. Noon, sunod-sunod ang mga kaibigan kong pare ay umalis sa pagpapare. Noong nakasakit ang aking nanay at eventually pumanaw. Nung naka-crisis ako na nasa Korea, sa mga panahon na yan ay tinatanong, nasaan ka, Panginoon? And I always found the answer later. Dumaan ang panahon at saka lang makikita mo. At yung napansin ko is, usually kapag tahimik ang Panginoon ay dahil busy. He is busy working blessings for me. Working a plan para sa aking buhay. Tahimik siya dahil may ginagawa. Yung ginagawa niya ay para sa aking ikabubuti. Hindi yung tahimik dahil hindi pinapansin. Hindi tahimik dahil nagtampo, hindi tahimik dahil iniwan ako. Usually tahimik ang Diyos kapag busy siya sa paggagawa ng malaking biyaya sa aking buhay. Na later on, ma-realize, kaya pala itong crisis, itong pagsubok, itong problema, itong matinding nangyari, everything was part of a plan. At ang plan na yan ay para sa aking ikabubuti.